Welcome back to Kusinerang Mommy. Ngayon po mga mommy ay magluluto naman po tayo ng ginisang ampalaya. Napakadaling lutuin po ng ginisang ampalaya mga mommies. At syempre dito lang po yan sa Ang Kusinerang Mommy. Okay, yes mga mommies. Ito lang po yung ating mga ingredients. Yan lang po. At wala nang iba pa. Siyempre, mami, siwa-hiwain po natin yung ating mga sangkap gaya ng kamatis. Hiwa-hiwa din ng sibuyas. Siyempre, yung ating mga panggisang ingredients. And of course, ang ating bawang or garlic. Iyan. So, ginisa lang, mamis, no? Ito, mamis, naghihiwa pa ako ng ampalaya. Ang sekreto ko po dito mamis ay para hindi po siya mapait, ito pong hiniwa ko, ibinababad ko po siya sa tubig na may asin. Nilagyan ko po yan ng asin mamis. So probably po mga mamis, ibabad niyo po siya ng kahit mga 10 minutes, pwede na po yun, bago niyo po lutuin sa tubig na may asin. Siyempre, hugasan niyo rin po muna yung ampalaya bago niyo hiwain. Yes, luto na po tayo. Siyempre, pag mainit na po yung ating kawali, lagyan na po natin ang ating oil, ating mantika. And then, start na po tayong mag-gisa-gisa. Yan. Siyempre mga mommies, unahin po natin ang ating bawang. So, itong bawang mommies, antayin lang po natin siyang mag-caramelize. As well as yung ating sibuyas. Yan. Alam niyo po mga mommies na masarap ang at masustansya ang ampalaya. Ako po natutunan ko pong kumain ng ampalaya. Siguro po high school na po ako nung na-appreciate ko po yung lasa ng ampalaya. Masarap po siya. At kung marunong po kayong magluto ng yung sekreto ng pagluluto ng hindi mapait na ampalaya, ma-appreciate niyo po yung ampalaya na hindi mapait ang pagkakaluto. Masarap po siya. Alright, so siguro pwede na po natin ilagay ang ating kamatis. Alam niyo po ba mga mamis na ang kamatis po ay mayaman sa lycopene? Yes mamis, tama po kayo. So antayin po natin to mamis na lutong-luto po yung ating kamatis. Yung parang nadudurog na po siya bago po natin ilagay ang ating ampalaya. Yes. Kasi alam niyo po ba mamis na ang nakakapanis daw po ang ampalaya ay ang kamatis kapag medyo hilaw po yung pagkakaluto. So antayin po natin to na talagang halos madurog na siya bago natin ilagay ang ampalaya. So ngayon durog na po siya. So lagay na po natin ang ating ampalaya. So ito po ang ampalaya po ay binabad ko po siya ng mga 10 minutes bago po ito niluto ko po. Okay? So pan po natin. Tapos pag medyo ito mamis, sekreto po nito mamis ay dapat half cook lang po ang ating ampalaya. Yung parang medyo crunchy po siya. Yan, lagyan na po ng ating